guys, welcome back. So 2021, so ito yung tutuloy natin, no, na trabaho na hindi natapos nung last year. So bali pala yung naging topic natin guys is tungkol dun sa roofing. So ang roofing namin, kaunti na lang yung kulang. So ito yung pag-uusapan natin tungkol dun sa roofing at saka yung spandrel, tungkol dun sa roof eaves, tungkol dun sa soffit. Yan yung pag-uusapan natin. Kasi naisalpak na namin yung lahat ng long span, rib type. Yan, kung papansin nyo, okay na siya guys. Yung part lang na yun na wala kaming nilagay na soffit dun, yung pinangakisami niya. Kasi nagpo-forming pa dun eh. So nagbabakal. So itong susunod nating magiging topic, yung structural, no. So extension to ng two rooms to at saka ng garahe, extension to. Balit ang gagawin namin, renovation ng extension. So magdadagdag kami ng gagawin namin tong second floor lang. So dalawang kwarto magiging proposal natin dito sa taas ng garage niya. So, tapos na yung pagbabakal namin. So sa forming. So dadaan kami ngayon sa kinukuha na namin ng bagsakan ng mga kokolumber. Dahil pa-horizontal tsaka vertical na latag para dun sa magiging slab natin, no, na plywood. So ito naman yung pangalawang topic natin pag-uusapan. Tungkol dun sa structural. So pagbabakal, steel works tsaka ng forming works. So papansin nyo guys, okay na yung mga forma natin. Yung mga forma ng runner, sidings, sa platform nya, nakaset up na lahat. So hinihintay na lang namin dito yung mga kokolumber namin na in order. So doon ako kumukuha sa paggawaan talaga ng kokolumber. Kinakat size na namin yun para maganda siya, pantay. So yan guys, yan yung last video natin yung nakaraan, hindi natuloy. So tingnan natin ito. Bali yung magiging ano dito is a garage with the 2 bedroom, no, yung taas, dalawang bedroom to, hatiin namin to. So 27 square meter to, rectangular to guys, papunta ron. So nag-start na kami mag-forming. Mabansin, wala ako nung pag-dismantle nito guys, pero may video ako nung pagtitibag. So ngayon pabataan namin to ng runner, no, yung ilalim, papunta ron para maging twig. And then yung dulo sa dulo niya, kukunin namin yung level. Maingay. So baling proposal pala rito guys is sa garahe. Itong part na to magiging garahe to. Yung part doon sa area, yung magiging laundry area niya, no. Saka may dirty kitchen doon sa bilang side. Yan yung gagawin. And then yung taas, dalawang room to. So yung existing niya, yung dating niyang itong bahay, lalagyan namin to ng dalawang pinto. Isa rito tsaka doon. So i-renovate yun, yun para may access. Kasi gagawing dalawang rooms to eh. So yan yung pag-uusapan natin guys. Itong bagong pasok ng taon, no. Kasi nung December to, in-start namin. Pero paputol-putol kami guys. Kasi may mga inuna kaming project. So ngayon, ang gagawin namin dito, pu-full blast namin to. Habulin namin tong mabuhusan by next week.
So pag okay na to, so madali na tayo mag-finish. So from now, mag-i-start muna kami ng ano, ng structural, no. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, guys. Structural pa lang. Kailangan talaga lahat ng pagdadaanan ng mga fittings, waterline, electrical, yan, plumbing, mechanical. So kailangan unahin muna siya. Kasi napakahirap, guys, pag nabuhusan niya at walang mga abang. So yan yung magiging topic natin sa susunod natin ng mga video. So in the same time, nagpo-focus kami sa structural. So yan, titingnan natin, guys, yung natapos namin dito nung last December tungkol dun sa roofing. So ang kulang namin dito, guys, yung supit, yung kisami nung overlap ng bubong, yung part na yon. And then lahat wooden na printed ang nilagay namin dyan. Bakal yan, guys, metal yan, I mean. Yan yung nilagay namin na may aspi siya. So tignan natin, guys. So ayan, itong ilaw na to, tatanggal natin to, no. So papalta natin ng mas malaki, kasi I think 6 watts lang ito. So papalta natin ng mas malaking ilaw, yung downlight talaga na takop hanggang dito sa floor area. So ito yung binaklas namin nung nakaraan, yung pinagpalitan namin ng bubong, which is ang ginamit nila dun is shingles, no? Shingles roof, which is ganyan yan. So lata na siya, guys. Hindi lang siya na-maintain. So itong mga plywood na to, gagamitin to pang siding para magamit dun sa extension ng garahe, no. So yan, bali ang roofing natin dito, guys, isa gumamit kami ng long span, gumamit din kami ng siyempre gutter, sinepa, siding, side gutter. So dos agwas lang tong bahay, pero yung elevated niya, merong mahaba, merong malaki, kasi may kantuhan dito, guys. Yan ang gagawin naman naming roofing doon, ibahin naman namin, either magte-tress agwas kami or isusunod namin dito sa kabila. So ayan yung update natin, guys. Di na natin titingnan dito sa kabila kasi medyo halos okay na naman to. So ang kulang na lang namin, guys, ay yung pagre-rivet ng side gutter na yun, dahil hindi kami maka pag-assemble ng scaffolding dito. So ayan, tingnan natin dito sa structural natin. So may TNB pala tayo dito. Yung TNB natin, ano, maliit lang, toilet and bathroom dito sa part na to sa garahe. So time check 10, merienda time. Nanghihina kayo, ah, bagong taon, ah. Okay. So pag naras to, guys, pag nakita niyo yung structural to hanggang sa pagbubuhos, kukunan natin ang video, no, para makita nyo rin. So ito kasi existing lang itong mga pader na yan. So dyan namin papatong yung aming mga biga, no, yung mga beam. So dito sa side na to, hindi na namin pinalutang yung beam. Tingnan to, yung existing nya. So ang ginawa namin dito sa part ng poste niya, doon lang namin na bubuhayin yung bakal para makapag-dowels kami, no. Kasi nagpanibago kami ng beam dito, eh. So mas matagal kasi kung titiktikin natin lahat yung ano. As long as may lumabas na bakal, original niya. Yan. So
i-welding natin yan guys. 16mm yan. I-welding natin yan dito sa bakal natin. Dito sa ating siding na beam na. Ayan. Ayan, medyo hindi na kami hirap kasi marami kami scaffolding. Pag structural guys, the more na safety ka, gamitan nyo na scaffolding. Kasi itong H-frame na to, yan, yung H-frame na yan, yan din yung gagamitin namin guys. Gagamitin namin pantukod. So, tutukuran namin to. Para kahit pa paano, mababawasan yung forma namin ng kahoy, no. So magdadagdag pa rin kami sa pang-forming, kaya kanina mamaya pupunta kami dun sa kinukuha na namin na pagawa ng ano, ng kahoy, which is na doon na namin papatabas yun, yung 2x3, 2x2, 10 feet, 12 feet ang in order namin. Okay guys, so yan muna yung magiging update natin guys.